guys. So ngayon, pupunta ako kila Madam. Ito na yung continuation ng pagbubugbog namin doon. Hopefully matapos naman na ngayon. Para okay na kasi nag-uulan-ulan na talaga ngayon eh. Ewan ko bakit January nag-uulan. Ang ikakabit na lang naman doon yung mga flashing tsaka ritual, guys. Tapos mamarkahan ko rin yung mga chip na lalagyan ng mga switch tsaka saksakan outlet para mabuhusan na rin nila yung flooring at makapagpalitada na sa pader. Eh pumunta ako kahapon sa hardware, wala pa daw silang stock ng utility box. So babalikan ko bukas, titingnan ko kung available na. Nagkakaubusan daw kasi or hindi pa nagde-deliver yung supplier nila. Ito na yung flashing na ikakabit ni boss para dyan sa gilid. Papatabasan lang yung sa kabila, guys, para may kabit na dun. Hindi ko alam kung saan ang unahin niya. Ito na align na tong nakabit na tong gutter pero banda ron dyan mababa, kaya ipapa-align ko kay boss. Nagkabit na rin yung mga yara dito. So, madilim na sa loob. Dumilim na. Pero, malilim na dito sa ilalim. So, nagkakabit lang sila na ano, guys, sa taas. Ridge roll, tsaka text screw ng mga yara. So ito nga pala yung plano ng electrical. Tinitingnan ko para i-layout ko yung mga outlet, guys, para masinsel. Ma-prepare na tong flooring dito. Sobrang dami rin palang ikakabit na outlets para sa TV, ref, tapos yung mga outlets sa bawat kwarto. Tapos yun nga, yung mga switch ng ilaw. Maraming sinsilan to. Layout ko lang muna. Bale, antas ng outlet from flooring, guys, nasa 30 centimeters. Kaya 1 foot. Ito, kumuha ka ng chalk para pang-mark. Pero mag-a-allowance ako ng ano, mga 50 para sa buhos. Kasi ano pa naman ko eh, mabubuhusan. So 35. Binawasan ko lang yung iba kasi masyado marami yung nasa plano, guys eh. So nagbawas ako ng tigi isa kada rooms para hindi masyado marami yung wiringan tsaka pilihan ng tubo tsaka outlets. Nakadagdag din yan, medyo magkano rin yan, abutin naman ngayon lalo kung sa electrician ipapakabit. Yung iba kasi perbutas yung singilan nila, guys. So kung mas maraming outlet, mas maraming babayaran, mas maraming butas. Ito yung sa taas, guys. May align na ni boss tong gutter dito. Kanina liko eh. Nakababa tong part na to. Bale, nandun siya, nagkakabit ng flashing. Tapos okay na yung mga text screw dito. Pero kulang pa daw, sabi ni boss eh. Sabi niya, babalik pa bukas para text-screwhan yung iba dahil nagulang.
Natapos na yung masters magkabit nung nakaraan. So bumalik kami para kabit yung mga flashing guys. Naubusan din ng tech screw kaya hindi natapos. Hapon na nun kaya hindi nakabili. Eto. Eto na lang naman yung kakabit. Kaso sa kasamang palad, wala kuryente. Check natin. Saka nagtayo rin sila ng ano eh, ng damyo dito, scaffolding. Sobrang taas dito sa part na to, kaya hindi mabot ni Boss Lars kapag hagdaran lang. Flashing na lang, kakabit. Okay naman na. So for the meantime, nagchi-chipping sila at saka nagkakabit ng nadaanan ng wire ng kuryente sa flooring. Nakapakabit yung orange pipe doon para habang walang kuryente, maya maya pa to eh. Yan guys, oh. Kita nyo, okay na. Yung flashing na lang talaga ang kulang. Kulang kasi ng scaffolding eh, kaya medyo matagal. Kung may scaffolding ka sana, kayang-kayang tapusin kagad di Busters. Check natin yung nakabit na buo pati mga gutter. Baba. Check natin yung natapos sa yero. Okay na. Ito yung gutter, na-line na nga nung nakaraan. Alam ko dito sa kabila wala pa rin flashing eh. Pero i-align na lang ito. Isang ano na lang yung kakabit. Isang flashing na lang, matatapos na din dito sa kabila. Tapos dito dalawa. Dalawa, tapos yung doon kasi sa corner, kailangan yung jointing nun eh, para mailapat na mabuti yung flashing. Tapos, pagkatapos nyan, okay na si Boss Lars. Papayag na muli siya dun sa kabilang project. Nung oras na, nagkakabit pa rin sila. Ay, nakikita nyo ba? Mag-aalas 11 na, 11 o'clock, di pa rin natapos. Maghahapunin na naman yata kami ni Boss Lars dito ah. Flashing na lang, napurnada pa. Nagdabas kasi sila ng puno ng mangga dito, tsaka nag-clearing sa mga dadaanan ng linya ng kuryente. Ayun, hindi nagwasabi na pating pala ngayon, walang kuryente, mawawalan. So, delay si Boss Lars ngayon. Sana magkaroon naman after lunch para maikabit niya na yung flashing para makauwi na muna. Kasi kung di matatapos yun, babalik ulit bukas o sa susunod na araw. Kuryente na guys. Check natin yung mga kinabit nila sa loob para sa electrical. Dito sa isang kwarto, okay na itong ano, outlet. Ayan, nakabit na nila doon. Tsaka doon sa isa. Bale, dalawa lang yung kinabit ko dito sa kwarto na to. Kasi natatakpan naman ng cabinet pag naglagay sila. Dito pa lang pala sa dalawang kwarto pa lang inalagyan nila. Dito, dito dalawa din. Sa doon, saka dito, malapit sa pinto. Ang ginamit na tubo is 1/2 na orange pipe, yung pang electrical. Ito. Dito sila nagkakabit kanina eh, nung wala pang kuryente. Pero ngayon,
Nakabit na sila ng flashing doon. Ito yung ano guys, 1/2 na PVC pipe. Gumamit din kami ng long elbow. Ito long elbow para sa doon. Kasi kadalasan pinapa ano lang eh, pinapa bend. Niinitan tong 1/2 pipe hanggang sa magkaroon ng bend. Kaso ang pangit doon, minsan ano, hindi nakukuha yung perfect na bend, kaya pag pinasukan ng wire hindi masyado pumapasok o kaya nababarahan. Yan, tatapusin nila ito mamaya. Sakto isang flashing dyan, boss? Yeah. Sakto sa kaliwa? Ha? Tatlo na lang yung natitira doon. Kurang naman pong pasok yan. Para sa kabila na yun? Tatlo nga pong pasok. Mayroon pa kong ganyan yan. Para magulang. So natapos na nila boss yung pagkakabit ng flashing guys dito. Pati sa abila, nakabit na rin nila. Inabot din hanggang alas 4 ng hapon. At may lalaka rin pa si boss sir, kaya kailangan umuwi ng maaga. Pero i-check niya pa kasi nire-rivet pa yung sa kabila eh. Kaya hindi pa siya makauwi. Hindi pa kami makaalis. Para wala na siya babalikan dito. Okay naman na. Kabit na dito. Bale, sa kabila na lang hinihintay matapos. Tapos dito sa loob, konting ano na lang, hinlinyada ng mga electrical. Yung orange pipe ang ikakabit. Na-chip naman na yun dito sa mga lalagyan ng switch guys eh. Oo. Sila na magkakabit dito. Ginaid naman sila ni boss dito sa pagkabit ng ano eh. Ng para sa flooring. Tulad yan. Sila na lang magtutuloy guys. Para maayos na dito, ma-prepare, mabuhusan. Okay naman na yung linyada dito boss, no? I-align na lang para magpalitada sila. Hindi lalabas yung pipe. Tsaka yung utility box hindi lalabas sa mismong palitada. Part dito guys, okay na rin. Hirap talaga kapag walang scaffolding. Tingnan nyo. Hagdahagdanan lang. Hindi na na-videohan dahil ayaw nila magpa-video na nagtatrabaho sila. Yan, konting rivet na lang. Pero sila na yung gagawa dito. Para si boss doon sa project niya sa farm. Yung nabanggit ko na ginagawa nilang ano, greenhouse. Minsan dalaw tayo doon para makita natin yung trabaho nila. Para makita ko rin yung farm. Hindi pa ako nagagawi doon eh. Nakikita daw yung kapones. Yung dagat doon sa bukid. Kaya hindi ako naniniwala eh. Dahil sobrang layo nun, ilang kilometro. Ibig sabihin, dito na kami sa San Antonio guys. Nahatid ko na si Boss Lars. Ayun. Hindi na siya umabot sa hinahabol niya lakad. At babali yung mga tao dapat ngayon eh. Pero pupuntahan niya na lang daw mamaya kung mayroong babali. Hey boss! So punta tayo sa shop. Tingnan natin kung natuloy ba yung in-order nila, kung may dineliver. Kasi may gagawin sa shop guys. Kaya i-close namin ng ano, mga 4 days siguro.
parang maayos doon. Igagawin ba ako? Tsaka pipinturahan yung shop. Papalitan dahil matagal na siyang color yellow. Alam ko papalitan yung ano, motif na yun. Parang kulay green na yata ipapalit, guys. So kita tayo doon. Ayun, may dumating nga. Yan lang yung order nila. Dumating na yung dinili order na pang ano. Saan ba gagamitin yan? Doon, na extension lang daw doon. Extension? Hmm. Yung gagawa doon ng ano doon, lababo doon. Ito guys, yung gamit. Mag-extend daw dito. Sa, ewan ko kung dito ba sa inasalan o dito sa car wash. Dito daw. Inasalan mo. Dito daw. Square bar, angle bar, GI bakal, orange pipe, saka hollow block cemento. Yun. Yan yung mga gagamitin sa improvement dito, guys. Tapos ito, long span roof, saka ordinary roofing. So, nakita nyo ngayon yung update sa bahay ni Madam. Tapos na yung bubong. At salamat sa iyo, Boss Lars, sa pagtulong sa amin. Sa susunod, tatawagin ka uli namin para sa expertise mo. Kasi wala pa kaming budget masyadong hawak para dun sa mga ibang gagawin mo eh. So nakita nyo kanina, guys, nagkabit ng electrical, ng PVC pipe na dadaanan ng wires. Yun. Tapos susunod dun, bubuhusan na nila yung flooring, guys. Tsaka hahanap ng electrician na muray singil. Kaya kami na yung nagkabit nung mga pipe para mapamura na rin sa part ng electrician, kasi hindi niya nagagawin yun, guys. So mahati yung trabaho niya, mas mamura. So that's for today, guys. Sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na kayo para makatulong dito sa channel. Sa mga nakasubscribe, salamat, thank you again, till next time.